dilaok pa lang ang manok, uunahan na naman ang iyak ni Buyas. Oh, ano ang nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? Banggit ng kanyang ina. Inay, ang aking tiyan ay kumakalam. Ako'y nagugutom. Palakas ng palakas ang iyak ni Buyas. Sa lakas ng iyak nito, ay pati ang kapitbahay ay naiinis. Araw-araw na lang ganyan ang bata. Anak, hindi mo kailangang umiyak. Ngunit, patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Habang naglalaro si Buyas, gumulong ang kanyang bola papunta sa gubat. Hinabol niya ito, ngunit nawala sa kanyang paningin kung paano siya nakalabas sa gubat. Inay! Itay! Nasaan na kayo? Isip ni Buyas na unti-unti nang umiiyak. Di kalaunan, ang malakas na iyak ni Buyas ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At dahil rito'y nagising ang diwata ng gubat. Sinong gumagawa ng malakas na iyak na iyon? Sigaw ng diwata, galit na galit dahil naudlot ang kanyang mahimbing na tulog. Patuloy na umiyak si Buyas. Natuntun niya na kay Buyas nang galing ang malakas na iyak na iyon. Tumigil ka! Sigaw ng diwata na nagalit kay Buyas. Kinulo mo ang aking mahimbing na tulog dahil sa ingay mo? Dahil dyan, ika'y aking parurusahan! Sa di kalaunan, ang nanay ni Buyas ay hinahanap na siya. Habang naghahanap, may napansin siyang tumutubo sa gilid ng kanilang kubo. Ito'y inani niya at kinamit sa pagsahog sa pagkain. Habang ito'y kanyang hinihiwa, siya ay naiyak. Hindi niya maiwasang maalala si Buyas, kaya't laging tatandaan, hindi lahat ng bagay ay maibibigay sa'yo sa lahat ng oras. Matuto rin naman tayong makontento.